Welcome sa InvestEd. So today, i-discuss natin ang company DNL Industries. And ano yung mga nakita kong advantage and disadvantage ngayon sa company. Okay guys, so kung bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating channel at first time mo itong makita ang ating channel or itong ating video, huwag mong kakalimutan na i-subscribe ang ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas sa ating channel. Dito, binabahagi ko yung aking investing knowledge sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest sa ating merkado. And meron din ako mga screener na ginawa para makatulong sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest. So, nasa descriptions natin sa baba yung link. So guys, kung ready na kayo, let's start! And see you on the other side. Okay, so welcome sa ating bagong screen na ginawa. Kung titignan natin dito, yung DNL Industries, so kanilang business summary, ayan, nakikita natin. So itong DNL Industries, engage in product customizations and specializations. The company manufacture various of products like food ingredients, chemical for personal and home care use, raw material of plastic, and aerosol products. Okay? So, this is the focus ng company. Now, kung titignan natin dito yung price versus intrinsic value ng company, okay? Kung titignan natin ngayon, yung kanyang price ay nasa 7.16 pesos per share ng time na nire-review natin ito. And yung valuations ko sa company ay nasa 7.45 pesos per share. So, meron lang akong upside potential sa company na 4%. So, that's a low potential upside. Kung titignan natin dito, yung intrinsic value ni COL ngayon ay nasa 9.20 pesos per share. BPI trade ay nasa 8.30 pesos per share. Okay, so nakikita natin na mataas yung valuation ng COL and BPI trade. Pero for me, no, for my valuation and for my perspective, yung DNL ay nasa hold position sa akin. No? Okay? Okay, na kung titignan natin dito yung summary ng financial strength ng company, kung titignan ko dito sa moat, nasa average, management ay nasa 10, debt ay nasa 10. So that's overall, nasa excellent company itong nire-review natin. Okay, na kung titignan natin dito yung kanilang CEO ngayon na si Alvin Lau, and kung titignan natin dito yung information ni Sir Alvin Lau, so sinasabi dito, no, Mr. Alvin Dimlau has been the CEO, President and Director of DNL Industries since August 1, 2016. Okay, so nakikita natin dito yung managers and directors ng company. So okay, nakikita natin dito yung mga managers and directors ng company na talagang subok na ng panahon yung mga managers and directors. So meaning, very well experienced na yung kanilang management, no? So that's a very good sa mga investors or potential investors ng company. So dumako na tayo sa financial highlights ngayon ng company. So ano yung mga nakita nating advantage? Okay, so kung napapansin natin, no, over the past 5 years, yung kanilang total revenue umangat, no, from 2015 na nasa 19.5 billion pesos yung kanilang revenue, and fast forward to 2019 na nasa 22.3 billion pesos na yung kanilang total revenue. Okay, so kung titignan natin dito sa graph, no, nakikita natin from 2017-2018 talagang yun yung peak ng kanilang total revenue na sobrang laki, no? Nakikita natin na nasa 27.7 billion pesos. In 2018, nasa 26.5 billion pesos. Ngayon, in 2019, in latest fiscal year nila na report, nasa 22.3 billion pesos na lang yung kanilang revenue, no? So, sa ganitong paraan, nakikita natin, although na tumaas yung kanilang revenue from 2015 to 2019, pero nakikita natin over the past 3 years na bumababa na yung kanilang revenue. So, mas maganda na tignan natin, no, kung ano nangyari sa kanyang annual report, kung ano nangyari sa kanilang revenue, and ano yung sinasabi ng
CEO ng company, no? Para mas lalo nating maintindihan kung bakit to bumababa, no? Kung interesado ka sa DNL, highlights sa company, yung kanilang net income naman. From 2015, nasa 2.2 billion pesos, and in 2019 na nasa 2.6 billion pesos. So nakita natin na kahit papaano nag-grow pa rin yung kanilang net income. But likewise, from 2017 to 2019 talagang bumababa yung kanilang net income also, no? So yung mga dapat nating tingnan, no, kung bakit bumababa yung dalawang yan. Okay? Now, isa pa nakita natin na advantage ngayon sa company ay yung kanilang utang. Kung titignan natin dito guys yung kanilang utang, no? Ayan, from 2015, yung kanilang utang ay nasa 4.1 billion pesos. And fast forward to 2019 na nasa 3.6 billion pesos na lang yung utang ng company. So nakita natin na bumababa yung utang ng company for the past 5 years. Okay? Now, isa pang highlight sa company na nakita natin, yung kanilang debt to earnings ratio. Okay, so for the past 5 years, hindi tumataas ng 1 yung kanilang debt-to-earnings ratio. That's a very, very good and positive sign sa mga investors or potential investors ng company. So remember, ang gusto natin makita sa debt-to-earnings ratio ng company ay nasa 3 pababa lang. Pero dito, hindi tumataas ng 1. Okay? So ano sinasabi dito sa atin na wala silang interest expense na indicator sa company ngayon. And also, isa pang advantage na nakita natin sa company, yung kanilang management analysis, yung return on equity and return on invested capital. So nakikita natin dito over the past 5 years, itong gusto natin makita na nasa 10% pataas yung kanilang return on equity and return on invested capital. And also, no, nakikita natin na synchronize yung kanilang return on equity and return on invested capital. So, meaning, ang ibig lang sabihin nito, binavalue ng company yung kanilang mga shareholders. That's a positive sign. And also, no, ang meaning nitong return on equity, kung gaano kagaling ang management to handle others people's money. And return on invested capital, ito naman yung kung gaano ka-efficient ang company. Sa panakita nating highlights ngayon ng company, yung kanilang current ratio, no, nakikita natin dito in annual ay nasa 2.6 yung kanilang current ratio, and quarterly ay nasa 1.8. So medyo bumaba yung kanilang current ratio, but itong current ratio nila ngayon in quarterly na 1.8. So that's a very, very good and positive sign pa rin sa kanilang current ratio ngayon. So meaning, wala silang liquidity problem in the next coming year. So, ang sinasabi lang dito sa atin ng current ratio ngayon na 1.8 times kaya nilang punan yung kanilang current liabilities gamit lamang yung kanilang current assets. And now, isa pa nakita nating advantage ng company ngayon, yung kanilang debt to equity na nasa 24.82% lang in quarterly, annual ay nasa 21.31%. So, nakikita natin dito na mababa lang yung kanilang utang, no? That's a positive sign. So, meaning nitong debt to equity sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-iinvest, every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 24.82% ng 1 peso ay financed by utang lang. So, mababa lang. Bakit? Kasi ang gusto natin makita kapag nagre-review tayo ng stocks, 40% pababa yung kanyang debt to equity ratio, no? Okay, so ano naman yung nakita natin negative ngayon sa company? Unang-una, nakita natin, syempre, yung valuations ko, no, sa company, for me, no, ay nasa hold ako sa company. Ito yung una nakita, no? So, kung bibili ako ngayon sa company, 4% lang yung aking upside potential. So, that's not a good risk and reward ratio, no, sa ating pag-i-invest. So, ang gusto natin makita ay nasa at least sana 20% yung ating upside potential sa company. Okay? And also, no, yun, isa pa natin nakitang disadvantage ngayon na company, yung kanyang big four numbers. So, nakikita natin dito, nasa average lang ngayon yung kanyang big four numbers. No? Okay, so remember, gusto natin makita sa revenue, net income, equity, and cash from operating activities ay nasa 10% yung kanyang growth rate for the past 5 years sana. Pero dito, nakikita natin na medyo mababa. Also, isa pang nakita natin disadvantage ngayon sa company, yung kanyang free cash flow yield.
Sinasabi dito sa atin ng free cash flow yield na ang company ay nasa overvalue in terms of free cash flow yield alone, no? Ayan, nakikita natin. And also, no, sinasabi din dito sa atin na overvalue ang company ngayon in terms of multiple valuations. Okay, so isa pa na nakita natin ngayon na disadvantage sa company ay yung kanilang payout ratio ngayon. Nakikita natin, kung compare natin yung annual payout ratio nila ay nasa 77% and in trailing 12 months ay nasa 104% yung kanilang payout ratio. So, okay guys, so ito muna yung ating nakitang advantage and disadvantage ngayon ng companies pagdating sa kanyang financials. Overall, itong company ay nasa excellent company. So kung bibili ako dito sa company, antayin ko muna na dumating sa aking, pumunta sa aking margin of safety yung price or yung current price ng company bago ako bumili. And also, no, sinasabi dito sa atin talaga ngayon na ang company ay nasa overvalue in terms of my valuations and in terms of free cash flow yield, and binabakapan siya ng multiple valuations natin. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung pagre-review natin sa company. So sana and hopefully may natutunan kayo sa pagre-review natin sa company. And maraming salamat guys sa supportan niya sa ating channel and continuous na nag-grow ang ating channel. This is Percy Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matutunan sa channel na ito. Maraming salamat!